Bad shot siya sa akin. Yan po ang matapang na, na binitawang salita ni First Lady Liza Araneta Marcos laban kay VP Sara. At ang dahilan daw ay pupunta sa rally, tatawaging ang presidenteng bangag at tatawa-tawa pa. Well, alam niyo po, ako po ay naroon no, nung pagkakataon na yon. Yan po yung maisog rally sa Davao. Eh, hindi ko po makakalimutan yan dahil ako habang nasa entablado, eh, pina-acknowledge sa akin ang pagdating ni Senator Aimee Marcos. No? So, in-acknowledge ko, so natputol yung aking talumpati sa entablado. Doon lang po sila nagkita ni Inday Sara, nandun sa pagkalikod-likod talaga ng stage. Dahil nag-welcome lang doon si Inday Sara, walang sinabi, welcome lang at salamat sa inyong lahat. Tapos ang dumating na nga si Senator Marcos, doon sila sa likod. At talaga naman pong bago pa ako magsalita, naging ngis-ngisa na yung dalawa. Kasi ganyan naman talaga yung dalawang yan eh. Parang schoolgirls pag nagkasama, no? Nangis-ngisa, nangis-ngisan. Yun pala, minasama yun ni First Lady, bawal palang tumawa. At ang talagang sinabi niya, bad shot sa sakin. Pero nang una ko napanood ko yan, bakit kaya ganun ang naging asta ng ating First Lady? Para bagang siya ay reyna, na kapag ikaw ay bad shot sa kanya, wala na mangyayari sa inyo. Kailan pa ba naging napaka-impluensya ng First Lady na kinakailangan good shot sa kanya ang Vice President? Siguro kinakailangan paalalahanan ng ating First Lady. Ma'am, bawal po ang titulo ng royalty dito sa Pilipinas. Wala po tayong hari at reyna na talagang sumasamba ang mga subjects niya. Hindi po ganoon ang demokrasya sa Pilipinas. Sa katunayan, ang meron lang pong mandato ay ang presidente, vice-presidente at iba pang mga halal na opisyales. Ang First Lady po, wala po yung mandato. At dahil wala pong mandato naman ng First Lady, eh parang hindi po tama na ang First Lady kinakailangan mag-approve sa gawain ng Vice President na merong mandato na mas marami pang mandato kaysa sa iyong esposo. Lalong-lalo na naalam naman natin na hindi magiging presidente yung esposo ko, hindi rin dahil kay VP Sara.